Hello bro! Hello bro, nag-trade ka na ng Forex today? What currency pair? Nice! Ano, profit? Profit, loss? Siyempre, profit. Ilang pips? Ilang pips? Lupet! O, ganun lang lagi. Basta make sure mo, trade ka muna sa mababang spread, tapos laging major pairs muna, okay? Hi and welcome back sa ating channel kung saan matututunan mo lahat ng kailangan mo malaman tungkol sa Forex trading. Isa sa mga dahilan kung bakit ang daming na-intimidate ng mga tao pagdating sa Forex trading kasi nga kapag may binabasa sila na article or may mga pinapanood silang videos, may mga terms na hindi nila maintindihan talaga. So, yun yung mga Forex jargons. Siyempre, kung astigin ka, kailangan alam mo yung mga jargons, di ba? So, in this video, i-discuss natin ang 15 Forex terms every beginner must know. Para mas maintindihan mo rin lahat ng binabasa mo about Forex and mga YouTube videos sa pinapanood mo. So, ready ka na? Let's go! So, let's start muna sa term na currency. Yung pinaka-basic, syempre, yung tinatrade natin dito sa Forex. So, currency. Currency ay galing sa salitang currents. Currents na Latin para sa running or circulation. Ni-research ko lang yun, kaya ako rin nalaman. So basically, ang currency yung ginagamit na medium or form of circulation. Gaya ng mga banknotes and coins. Ito ay isang asset na nagre-representa ng value or halaga. So kung ano yung nakasulat doon na number, for example, 100 or 1,000, yun yung pwede mong pambili. Sobrang daming iba't ibang klase ng currencies. And lahat yun tinitrade sa Forex market. Gaya ng lahat ng klase ng asset, ang presyo nito ay apektado ng supply and demand. Kapag mataas ang level ng supply, syempre, bababa ang halaga. At pag lumaki naman ang demand dito, aakyat ang value niya. So, gets mo ba? Basta, kapag maganda ang value ng currency, tataas sa chart. Pag mababa, bababa sa chart. So, more of that mamaya. Next naman is yung currency pair. Ito yung dalawang currency na pinagpapalit mo. For example, Euro, USD. For example, bibili ka ng Euro gamit ang USD. Or pwede ka naman bumili ng USD gamit ang Euro. So, yun yung Euro, USD. So, pair yun. Currency pair. So, dalawa lagi yun. Kasi syempre, kapag mag-forex ka, kaya nga foreign exchange yung tawag sa forex, laging dalawang currency. So, hindi naman pwede mag-trade ka sa isa lang, di ba? So, Euro tsaka ano titrade mo? So, laging dalawa ang pagtitrade. So, Euro, USD. So, pwedeng Euro, AUD. Or Euro, Pounds. Di ba? So, pwedeng bibili ka ng Euro gamit ang Pounds or bibili ka ng Pounds gamit ang Euro. So, laging dalawa. Gets? So, mga currency pairs, nahati yan sa tatlong klase. So, merong major pairs, merong minor pairs, tsaka merong exotic. So, yung mga major pairs, yan yung madalas sinitrade. And of course, kapag nagsisimula ka pa lang, dyan ko pinaka ini-encourage kang mag-trade sa mga major pairs. So, lahat ng major pairs is may USD. So, bakit dyan ko kayo pinag-trade? Kasi nga, mababa yung spreads dyan. Anong spreads? Mamaya, sabihin ko sa inyo. So, yun nga, USD na may kasamang isa pang major na currency. So, yun yung mga JPY, yun yung mga AUD. So, ito yung mga 7 major currency pairs. Ayan. Ito ah, dito. Ayan, tignan yan. 7 major currency pairs. And ano naman yung minor pair? Minor pair is lahat ng major currencies na walang USD. So, ito yung mga example ng mga minor pairs. So, pwede ba ako mag-trade dyan, coach? Pwede naman. Pero, madalas volatile sila, tapos malalaki yung mga spreads. So, ano sabihin ng volatile? Volatile meaning grabe yung galaw. Tapos mataas, medyo mas mataas din yung spreads. So, bakit hindi mo in-encourage coach na mag-trade doon? Kasi nga, pag mas volatile, kailangan mas malaki din yung account mo. So, kapag bago ka pa lang, again, focus ka muna sa major pairs. So, yun, next na tayo. So, di ba sabi ko, may currency pair. So, for example, Euro, tsaka USD. Okay? Yung Euro, ang tawag dyan is yung base currency. Ano yung base currency? Lagi yung 1. Okay? Lagi ng value ng base currency is 1. Okay? So, if di mo mag-gets, wait lang. Yung next is, di ba, Euro, tapos USD. Euro is the base currency. USD is the quote currency. So, ibig sabihin yan, 1 euro is equal to how many USD?
at yun yung lumalabas na price. Oh, for example, anong price yan? 1.1783. So, ibig sabihin yan, 1 euro is equal to 1.1783 USD. Okay? Kung gusto mo ng 1 euro, kailangan meron kang 1.1783 USD. Gets? So, yun yung base and quote currency. So, di ba sinabi ko yung 1.1783? Okay? Ang tawag dyan, yan yung exchange rate. Yan yung exchange rate ng Euro-USD. So, 1 euro is equal to how many USDs? 1.1783. Gets? So, yan yung, again, exchange rate. Okay, next na tayo. Doon na tayo sa bid and ask price. So, ano yung bid price? Ang bid price ay yung presyo na willing bumili ang buyer sa isang currency. At yung ask price naman ay yung presyo na willing magbenta yung mga sellers. So, gumaganon yung dalawa. Diba? Makikita nyo sa MetaTrader 4 nyo or sa TradingView, makikita nyo dalawa yung linya. So, yun yung bid and ask price. So, diba sabi natin yung ask tsaka bid gumaganyan, sumusunod-sunod. So, tanong ko sa inyo, ano yung mas mataas? Yung ask o yung bid price? Siyempre, mas mataas yung ask price. Mas mataas yung ask kaysa sa bid price. So, ano naman yung next, di ba, na napag-usapan natin? Mas mataas yung ask kaysa sa bid. So, ano yung namamagitan sa dalawa? Namamagitan ba yun? Parang ano yung nasa gitna? Ano yung gap nilang dalawa? Anong tawag dun sa gap nila? Ang tawag dun ay spread. Every time na nagtitrade ka, meron yung mga transaction costs. So, kinukuha nila yun sa spread. So, for example, pag pumunta ka ng bank, di ba, mas mahal nga yung selling price nila kasi sa buying price nila. So, for example, ang buying is 50 pesos. Di ba? Pag bibili sila, 50 pesos na bibilin. Ang selling nila is 50.50. So, ibig sabihin, kapag bibili ka sa kanila, 50.50. So, ang tawag sa 50 cents na yun ay yung spread. Kapag sa Forex naman, pag napunta ka sa platform, for example, ito, 1.1245, diba? Yan yung bid price. Yung ask price is 1.1246. So, merong 1 pip na spread. Okay, so yun yung spread. 1 pip. Gets? So, kung so far tututo ka and gusto mo parang mag-ganitong klaseng video, subscribe ka lang sa channel na to. So, next na tayo. Doon naman tayo sa pip. Diba? Lagi nating narinig yan. May the pips be with you. Forex pips. Diba? Mga ganun. Ang pip, isa yung unit of measurement para malaman mo yung paggalaw ng mga currency pairs. Sample, ito. So, kung gumagamit ka ng centimeters or meters, gumagamit tayo ng pip sa pagsukat ng paggalaw ng presyo ng mga currencies natin. So, paano ito binibilang? Binibilang ito sa pamamagitan ng decimal places doon sa exchange rate natin. So, for example, EURUSD, ang price niya ngayon ay 1.1662 at umakyat siya ng 1.1666. So, tumaas ito ng 4 pips. Gets? So, ang gabi mo lang doon, susubtract mo lang. Kunyari, 1.1662 minus 1.1666. So, that's 4 pips. So, ganoon lang kadali. So, for example naman, 1.1500. Tapos naging 1.1600. Ibig sabihin, tumaas na, subtract mo, papapa, 100 pips. Gets? Ayos ba so far? So, medyo chill muna tayo ngayon. Doon muna tayo sa mga ibang simpleng jargons. For example, ito. Going long and going short. So, bro, I'll go long. Bro, I'll go short. You know, ano yun? So, going long means bibili ka. I'll buy. Naka-long ka ba dun sa EURUSD? Oo bro, naka-long ako. Ibig sabihin, naka-buy. Pati lang sabihin naka-buy. Ewan ko, basta yun yun. So, naka-short ba ako? Ay, oo, oh, naka-short ito. De joke. Naka-short ka ba sa EURJPY? Oo, naka-short. Ibig sabihin, naka-sell siya dun. So, ayun nga. Kasi nga diba sa Forex, pwede ka kumita sa pagtaas ng currency and sa pagbaba. Kaya mayroong mga ganung jargons. Long and short. O, diba? Astig ka na ngayon. So, ilan na yun? Ito na. Ito yung number 13. Support. And number 14, resistance. Ano may lagi ko na rin ng support ng resistance? So, ano yung support? So, yung support, yan yung tinatawag na floor price. So, ibig sabihin ng floor price, di ba, pag sa sahig, ibig sabihin, nga may bola ka.
binounce mo. So hanggang dun lang tatalbog yung bola, tas aangat na siya. So parang ganun yung support. Yan yung parang floor. So, nyari, yan yung price. Yung makikita mo, pagbaba niya, pak, biglang umangat. Ibig sabihin, support line yun. Okay, dun siya, nag-bounce. Yun yung support line. So, ano naman yung resistance? Resistance naman, yun yung ceiling price. Diba? Kunyari, di, bola ulit. Diba? Ginana mo yung bola sa taas. Hanggang dun lang yung bola. Siyempre, may ceiling eh. Diba? May ceiling. May resistance. Diba? Tingnan mo yan, yung price na to. Mga tsa, pak, hanggang doon lang siya, bababa na siya. Kasi may resistance line. Lagi bang nagbabounce sa support na resistance line? Hindi. So, minsan, may tinatawag na breakout. Okay? So, ibig sabihin nun, pak! Diba? Parang sinira mo yung, ano, yung kisa mo eh. Pak! Sinira ng bola mo. So, pangat. Diba? Tapos, bumaba ulit. So, may ganun. So, not necessarily, umangat na siya, dedere-derecho na siya. So, mga technical na yun. Iba na yun. Dito muna tayo sa jargons. And last but not the least, doon tayo sa favorite natin, take profit. And sa least favorite natin, yung stop loss. So, sobrang importante nito. Yung take profit is as important as yung stop loss. Remember, ang mga malulupit na trader, mga professional talaga, nagsa-stop loss yan. Madalas kasi yung iba parang, talo na nga, ay, kaya pa yan, ay kaya pa yan. Nga ganun eh. Pero remember, ang malulupit na traders, nagsa-stop loss. So, na-explain ko na maayos yung stop loss sa take profit. Ganito lang yan. For example, nag-trade ka, pak! Nilagay mo, sell. Kasi feeling mo, bababa yung price. Okay? Tapos yung take profit mo, yun yung pag gusto mo na, okay, hanggang dyan na lang ako, okay na, kukunin ko na yung pera, pak! So, yung bababa. So, bababa, diba? So, kukunin ko na, pak! So, for example, nilagay mo one lot. So, meron pa tayong extra yung one lot. So, ano yung one, ano yung lot? Diba? Ayan yung, kumbaga, diba, sa casino, may binibet kayo yung mga chips. Pak! So, gano'ng karaming chips lalagay mo? Kung gano'ng kalaki yung nilagay mo, ganun din yung panalo mo. So, ganun din sa forex, sa lots. So, kung one lot, diba, yung one lot is equal to 10 USD per pip. Nagigets nyo? One lot is equal to 10 USD per pip. So, ito. For example, nag-sell ka. Mababa. Tapos 100 pips, panalo ka. Nag-take profit ka ng 100 pips. Kinuha mo ng income mo, 100 pips. So, ibig sabihin, nanalo ka ng 100 times $10. Ilan yun? That's $1,000. 100 pips lang. Eh, for example naman, sabi mo, sell. Pero umangat po. Tapos, ang stop loss mo, ibig sabihin, hanggang dun lang yung talo ko. Stop loss, 20 pips. Okay, so 20 times 10 is equal to $200. So, yun yung pinakamaganda sa forex. You win big, you lose small. Isipin mo, dun sa trade na yun, talo mo $200, pero panalo mo $1,000. So, dun na lang yung mga terms natin, no? So, siguro, konting reminder na lang sa mga beginner forex traders, katulad mo, and huwag kang mag-alala, lahat dumaan dyan. Lahat ng malulupit na traders dumaan din as beginners. So, huwag kang ma-intimidate sa mga marunong na. Diba? Kasi nauna lang yan. Susunod ka na. Or baka nga, mas gagaling ka pa kasi sa amin. So remember, forex is not easy money. Okay? Walang guaranteed profits. So make sure na maglalagay ka lang ng pera na afford mong mawala. Mawala ba yung pera na yun? Hindi naman. Pero kasi, pag nagsimula tayo, marami tayong mga stupid mistakes. So, at least pag nagawa natin yun, mababa pa lang nalalagay natin. So start small, and then, ipile lang natin ng ipile until mag-compound na mag-compound na mag-compound. And yung goal mo is mga 5 to 10 years. Long term tayo dito, hindi tayo yung gusto natin 1 month mag-triple pera. Kung ganun, long term ang labanan dito. Yun, so hanggang doon na lang tayo. If gusto mong matutunan yung exact strategies na ginagawa ko sa forex trading para makapag-trade ka ng 30 minutes a day at maging profitable, click mo lang yung link sa baba, www.the30minutetrader.com. So, doon i-discuss ko sa iyo yung 4-step formula ko. At kung gusto mo nun matuto kung paano magbasa ng charts, ng graphs sa forex, pindutin mo lang tong video na to, tungkol yan sa candlesticks, para mas malaman mo kung kailan ka mag-e-enter, kailan yung proper timing mo na mag-e-enter sa market. So, panoorin mo lang yan. See you sa next video.